Ikinatuwa ni Agosto Almeida na taga San Vicente, Zaragoza, 43 taong gulang ang mabilis na proseso ng pagbili ng Kapitolyo sa kanyang mga kaaning palay noong Biyernes, March 6, dahil direkta nang nabili ang mga inani nito at hindi na niya kinailangan dumaan sa mga ahente. Nagagalak at kuha na, meron ka agad bumili. Hindi na pinagkuhanan ng mga ahente diyan. Kung iba yan, yung mga namimili dito, mayat maya may dumarating ng mga ahente, tumatawad. Yan ay isang kwan lang, isa lang ang kausap. Pwede, hindi ganong maraming salitaan na nakuha. Kwento ni Almeida, nagkaroon ng pagpupulong sa kanilang barangay ang mga tauhan ng Provincial Food Council upang mag-validate ang mga magsasakang may 3 hektarya pababa na binubukid upang maging benepisyaryo ng programa ng provincial government. Kaya naman nang makapasa ito sa validation at sinabi nito nga ani na siya kinabukasan, ay kaagad itong napabilang sa listahan ng bibilhan ng palay ng PFC. Sinabi ko nga na aani na ako bukas, na sana matesting kung talagang totoo, totoo pala. O di, nalaman ng mga kuwan, mga kapwa ko magsasaka na namimili nga pala talaga. Bumaba man ngayon ang inaning palay ni Agosto Almeida dahil sa mga daga na sumira sa ilan nitong pananim ay hindi ito naging hadlang upang makadama siya ng saya dahil hindi nito akalain na mapapabilang siya sa programa sa pamimili ng palay ng Kapitolyo. Sa 3 hektaryang bukirin ni Almeida ay umani ito ng 350 kaban ng palay. 120 kaban dito ang kanyang ibinenta. Sa kabila ng mataas na moisture content ng kanyang palay na nasa 23.5% na dapat ay nasa 16 pesos per kilo lamang ang presyo, ay binili ito sa halagang 16 pesos and 50 centavos per kilo ng PFC. Kung ikukumpraan niya noong nakaraang dayatan ay nasa 16 pesos kada kilo ang naging bentahan ng kanyang palay at bumagsak ito noong main crop sa 11 pesos na sobrang niyang ikinalungkot. Kaya naman ngayon ay labis itong ikinatuwa ang pagbili ng pamahalaang panalawigan sa kanyang palay sa makatwirang presyo. Ikinagalak din nito ang maayos at mabilis na bayaran sa kanyang mga ibinentang palay na nakuha nito sa treasurer's office ng kanilang munisipyo. Ayos na. Masaya na ha. Nabili na. O, babayaran pa pala. Akala ko nang-cash na dito. Akala ko mabukas pa o kaya sa isang araw. Pero ngayon, mamaya na pala pag nayaring matimbang. Sinabi din ni Almeida na ang bukid na sinasakan niya na nasa Barangay Santa Lucia, Old Zaragoza ay pagmamayari pa ng kanyang ama. Ngunit siya na ang nagpatuloy sa pagbubukid. At ang kinita nito ay pambabayad niya sa utang at ang matitira ay panggastos ng kanilang pamilya habang hinihintay ang muling panahon ng taniman sa Mayo. Malaki ang kanya naging pasasalamat kay Governor Aurelio Umali dahil sa tulong at pag-agapay nito sa mga kagaya niyang magsasaka. Hiling nito na sana'y magpatuloy ang programa upang mas marami pa ang matulungan at sana'y mapahiram din siya ng puhunan. Magandang hapon po, Gob. Sana po patuloy pa kayong magpakuha ng mga tulong sa mga magsasaka. Sana po pati kapital pautangin nyo kami para hindi na kami nangungutang na may interest. Total sa inyo naman namin ibebenta yung aming palay. Salamat po! Mula dito sa Barangay Santa Lucia, Old Bayan ng Zaragoza, ako po si Jovelyn Astrero, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.